ang salamat, Dok, na discovering may cancer ang magkabilang suso ng 56-year-old na si Ginang Christy. Pero tumanggi siyang magpa-opera sa takot na lumala ito dahil sa kanyang diabetes. Narito po ang kanyang kwento. Sa unang tingin, hindi aakalain na may iniindang sakit ang 56 years old na si Ginang Christy Magsombol. Bukod sa pagiging diabetic, na-diagnose rin siya ng breast cancer category 4B noong 2018. Wala akong nararamdaman na kahit ano. Hanggang sa nalaman ko na lang na naghubad ako, meron akong konting discharge sa nipple ko. Sabi ko, that's time na yon para ako magpa-mammogram. And then, nung nakita nung doctor na medyo, "Uy, ma'am, medyo delikado yung lugar ang lagay mo," i-diretso natin sa ultrasound. Nagpunta ko sa aking breast surgeon. Ayun, sinabi niya sa akin na I have bilateral breast cancer. Pinayuhan si Ginang Christy na ipabiopsy ang nakitang tumor sa kanyang magkabilang suso. Pero hindi niya ito sinunod sa takot na lalo itong lumala. Diabetic ako, baka lalong kumalat. Yun ang mindset ko noon. Hindi ako sang-ayon doon. Sabi ko, gusto ko, gamutin lang ako ng hindi ginagalaw, walang gagalawin. Hindi raw pwede. Lumapit si Ginang Christy sa opisina ng naturopathic expert na si Ginoong Tam Mateo. Pinayuhan siya na sumailalim sa protocol kung saan purong gulay at prutas lang ang kanyang kakainin. Binigyan din siya ng bedding inumin na gawa sa pinulbos ng dahon ng kamot, alfalfa at barley na tuloy-tuloy din niyang iniinom. Sinunod ko by heart, by letter. Napakahirap sa una. Kung alam mo na may cancer ka, susunod ka talaga. Pagkatapos ng 3 buwang pagsunod sa protocol, nakatanggap na magandang balita si Ginang Christy. Nawala na ang bukol sa kanyang kanang suso. At nito lang nakaraang Abril, matapos sumailalim sa ultrasound, lumabas sa resulta na benign na ang tumor sa kanyang kaliwang suso. Tuwan-tuwa ako, niyapos ko si Ma'am Elaine dahil nawala yung isang bukol ko sa right breast. Pinagpatuloy ko, sabi ko, I'm on the right track with this protocol. Nag-iingat na rin si Ginang Christy sa kanyang mga ginagawa at kinakain para hindi na bumalik ang nakamamatay na cancer sa suso. Kasama po natin ang atin pong eksperto pagdating sa naturopathy, Dr. Tam Mateo. Dok, yung atin pong pasyente is stage 4, ha? Yung kanyang cancer. So siya po ay lumapit sa inyo. At ano po ang nangyari? Actually, binigyan namin siya talaga ng maayos na edukasyon. Kasi alam naman natin, very alarming na yung takbo ng Pilipinas ngayon. Number one na tayo sa Asia. Sa dami ba naman nagkaka-cancer ngayon? Kaya nakita ko na kung may time lang talaga, makapunta sila sa Pasig para during seminar, lalo na ngayong hapon, may paliwanag ko kung anong pinanggagalingan nito. Anong connection ba, Doc, nung kinakain natin napakalaki doon sa breast cancer o sa bukol? Actually, ang katawan kasi natin, meron tayong natural na depensa para labanan ng cancer cells. Kaya lang bumibigay, bumababa ang immune system natin. Dahil? Sa pamagitan ng kinakain natin, puyat natin, kulang tayo sa exercise, environment natin, factor yung mga stress ng kapaligiran. So pag tayo nakakain ng mga merong carcinogenic material, for example, yung mga pagkain ngayon na moderno, ay nakikita ko napakalaki ng bahagi nito. Ito yung may mga preservatives, no? Yeah. Kaya sinasuggest ko talaga na since nga na nandito na, very alarming, siguro isang burden ko ito na kung paano ako magkaroon ng part dito na matulungan ko ng ating mga kababayan na meron palang way para hindi naman pala tayo dapuan yan. Okay. Kailangan lang talaga natin na awareness at the same time yung pagmamalasakitan na magtulong-tulong tayo na paramihin natin ang mga kababayan na makaalam at makarinig ng edukasyon tungkol dito sa prevention at pangkalusugan. Ito nga, Dok, binabanggit nyo, no, yung all-natural diet. Yeah. No? So anong ibig sabihin ng all-natural diet? Kasi ang katawan natin, 100% organic. Saka laging isipin natin, itong green blood or green pigment, may sinulat na libro si Ann Wigmore, Betty Kamen, na itong mga dugo ng halaman na ito, yung chemical structure nila, eksakto dun sa atom o sa molecules ng dugo ng tao. Natin. Kaya adapted ng body.
So yun yung pinanggagalingan ng mga materials katulad ng essential amino acid. Mababasa natin sa libro, pag nagkulang ka dyan, saan kukuha ng pang-repair? So meron siyang anti-inflammatory effect, meron siyang anti-mutagenic, pinababagal niya ang pagkalat ng cancer cells, meron siyang enzymatic effect na yung digestive system natin, itong metabolism natin. At napakaganda ng tinatawag na effect sa katawan kasi napapalitan yung dugo ng bagong dugo. Pag nakakakain tayo ng mga green pigment, yun, green chlorophyll. Kaya halos sa 10 taon ko na ito na ini-introduce eh. Pinapakita natin ngayon yung green pigment. Yung green pigment o green chlorophyll. At napakaganda na mapanormal ng blood pH or blood chemistry. At yung acidic ang dugo natin, yung mga uric acid tayo, o may problema tayo sa mga nararamdaman, napakabilis naman wala yung inflammation. Pero kailangan lang, iwasan din naman natin yung mga pagkain na alam naman natin hindi makakabuto sa katawan. O tulad ng, ano yan? Katulad ng mga mamantika, matatamis, at itong maalat. Siyempre lahat ng M na yan, na hindi naman maganda, minimize natin, lalo na sa may mga edad na. O ano yung mga may preservatives, Doc, na bawal? Lahat ng may preservative, lahat. Masasabi ko hindi maganda yan kasi mayroong embalming effect yan. Pangalawa, bumababa yung antibodies natin pag kumakain tayo ng more unprocessed food. And I would suggest to go back with what you call it, original diet or organic. Kasi organic ang katawan natin. Ayun, sabihin naman, Dok, mahal ang organic. Hindi naman. Eh, may sarili kaming tanim na gulayan sa likod bahay. Mayroon kaming talpos ng kamote, may okra, may saluyot. All year round naman, tumutubo. May buko tayo, may saging tayo, may papaya, may pinya. Naku po, believe me, bahay kubo kahit munti. We have everything here in the country. So, Dok, hindi ba pwede magkumain ng karne? Actually, nasa kategory na denatured protein eh. Yung taba kasi ng karne, pag pinakuluan mo, yung benzopyrin, methylcholantrin, yun yung napag-aralan na rin ng medical science o ng siyensya na carcinogenic yung methylcholantrin at yung benzopyrin na nakukuha sa barbecue. Kaya hindi ko maisasuggest yan, lalo na pag may sakit ka na. Okay. Katulad ko, for the last 32 years na vegetarian ako, pagsi 65 na rin ako, kitang-kita ko naman sa itsura ko eh. Talagang na-benefit ako ng todo. Kaya naging burden ko na sabi ko nga, paano kaya ako magkaroon ng bahagi sa mga kababayan ko? Para naman kahit pa paano, meron akong iiwanan na tinatawag na legacy. O kumbaga sa closing time ng buhay ko, meron man lang akong kahit pa paano, contribution. Yan yung number one na advocacy ko, passion, na maraming mga kababayan natin yung ma-change yung lifestyle nila. Okay. Dahil ang tao habang buhay, nagre-regenerate ng dugo yan. Nagpapalitan blood every 3 months. 6 months ang tissue, 1 year ang buong katawan. Kaya hindi pa huli ang lahat. Habang tayo buhay, why not just work together and be able to do these kinds of things so that we'll be able to release ourselves from the bondage of disease. Okay. Na ngayon ay kitang-kita ko na talagang grabe. Ang buong mundo ngayon, nagsasuffer sa sakit. Pila-pila ang mga Pilipino sa ospital. Bunga ng kakulangan ng kaalaman. Unhealthy lifestyle din. O, Dok, yung mga nabiting sa ating anyway, umatend po kayo ng seminar. Yeah. Yung cleansing kasi, siyempre, pag kumain ka, yung plato, kailang hugasan mo. Kaya nagmi-maintain talaga ako ng cleansing. Opo. Once, twice a week. So sa seminar, pwede seminar, nyo lang matutunan ito. Sa seminar, papaliwanag ko yan. And I am encouraging each and every one to just spend quality time. And at the same time, today, we'll be giving for the first 20, yung cleansing naman ng mata. Para yung mga nararamdaman natin kung ano-ano ng mga parang maliliit na nakikita, ay pag napatakan sila noon, nung cleansing ng mata na yun, at ito'y libre, walang bayad. Ayan. Doon sa first 20 na pupunta ron. At meron ding libreng cleansing ng Miracle Tea. Ayun. Kaya I'm welcoming all of you to come over and join the continuous educations ng kalusugan at makita nyo naman po ng personal si Dr. Tam. Ayun! Oo, kailangan mabisita natin si Dr. Tam. Yeah. Maraming salamat po kay Ginong Tam Mateo. So, bisita po tayo sa kanyang seminar mamayang hapon. Yeah, mamayang hapon. Ayan, doon tayo magkita-kita. Diyan lamang po kayo. Magbabalik pa rin ang Salamat, Dok.